for breakfast kanina, nagawa ako ng Japanese pancake. Ngayon namang lunch, dahil may mga tira pang ingredients, gagawa man ako ng Pinoy hotcake. Now, for the Pinoy hotcake, isang cup ng flour, ito yung sa rice cooker lang. Tapos, lalagyan natin ng salt. Okay, that's enough. Lagyan natin ng one half teaspoon ng baking powder. Tapos, lagyan natin ng 1 tablespoon ng sugar. Then, lagay lang natin ng yung milk kanina dun sa aking 1 tablespoon lang yung nilagay ko doon. Ngayon, lagay natin lahat to. Tapos, nalagyan natin ng tubig. So, lagyan natin ng tubig. Tapos, lagyan natin yung egg. So, mas mabilis ang Pinoy hotcake. Halo-halo lang. So, meron na siyang sugar. So, ngayon, syempre, gamitin natin yung blender, hand blender natin. So, make sure na nakababa na siya bago mo i-switch on. So, mas mabilis to kaysa dun sa Japanese pancake. So, at least na-try ko na yung souffle pancake. So ayan, ready na yung ating butter. Then, magpapainit na tayo na. Painit na tayo ng pan. Very low fire. Lalagyan lang natin ng butter. Lagyan natin ng butter. So, i-melt lang natin yung butter around the pan. Siyempre yung butter nakakadagdag yan ng flavor. Sa Pinas, margarine. Eh, mahal dito yung margarine. So, kuha na tayo ng ito yung ating ano, kuha tayo ng isang sandok. Tapos, para makulong yung init, tatakpan natin. Wait, wag na to. Ito na lang isa, mas ka. Balikan natin siya. Okay. Natin ang ating Pinoy pancake.
So, wala na siyang liquid sa ibabaw. Pwede na natin siyang i-flip. Okay. So, ang difference, yung sa Pinoy pancake, hindi siya fluffy. Flat lang siya. Tapos, ang syrup nito, margarine, sugar, saka milk. Yan. Pero mamaya, lagi ko na lang, nag-melt na ako ng butter. So, melted butter and sugar na lang siya. So, yung first, okay na. Tapos, uulitin lang natin to hanggang maubos natin lahat ng ating ginawang butter for this Pinoy hotcake. Just repeat the step. Mag-melt lang ng butter. Tapos, para uniform yung size. Okay, kalat natin. Tapos, takpan para makulong yung init. Here's my Pinoy hotcake. Now, dahil wala na akong milk, nanghingi na lang ako ng whipped cream kay Sir Olan. Tapos, nag-melt ako ng butter and then sugar. So, ilalagay lang na, i-drizzle lang natin siya. So, that's it. Our Pinoy hotcake here in Kusina sa Jeddah.